Hello mga ka-wonder! Muling nagbabalik upang bigyan kayo ng isa na namang kwento. Pero bago tayo mag-umpisa, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. At huwag nyo din kalilimutan i-click ang notification bell button para updated ka sa bagong video katulad nito. Ang ating tampok ngayon ay kung ano ang pinakamahal na itlog sa buong mundo. Halina't panoorin ang video na ito para sa ating munting kaalaman. Alam mo na ba kung ano ang pinakamahal na itlog sa buong mundo? Kung hindi pa, ito ay malalaman mo ngayon dito sa channel ko. Ang itlog na pinakamahal sa buong mundo ay tinatawag na caviar. Pero hindi porket tinawag itong caviar ay galing na ito sa caviar fish, walang ganong isda. Ang salitang caviar ay may ibig sabihin na fish egg o sa Tagalog ito ay itlog ng isda. Ang pinagmulan ng caviar ay ang isdang sturgeon. May iba't ibang itong uri na nagpo-produce din ng iba't ibang kulay ng itlog. Sinasabing ang isdang sturgeon ay common name ng 27 species ng mga isda, kaya di na nakapagtataka na meron din itong iba't ibang kulay ng itlog. Ilan nga sa mga example nito ay ang mga sumusunod. At dito malalaman nyo din kung anong klase ng sturgeon ang nagpo-produce ng specific na kulay ng caviar. Unahin na natin ang beluga sturgeon. Ito ang uri ng isda na nagpo-produce ng kulay gray o dark gray na itlog. Ang sumunod naman ay ang albino beluga sturgeon. Nagpo-produce naman ito ng golden white na kulay ng itlog. At ang pangatlo ay ang osetra o tinatawag ding Russian sturgeon. Ito naman ay ang nagpo-produce ng gold or brown na kulay ng itlog. At ang pang-apat naman ay ang tinatawag na Sevruga sturgeon. Ang kulay naman ng itlog na pinoproduce nito ay karaniwang greenish black. Meron pang isa na tinatawag na Bayeri sturgeon. Itong isda naman na ito ay nagpo-produce ng kulay red-orange na kulay ng itlog. Meron din itong paminsan na color black na itlog. Iyan ang iba't ibang uri ng sturgeon na nagpo-produce ng caviar, ang pinakamahal na itlog sa buong mundo. Ang sturgeon kung saan nagmumula ang caviar ay sinasabing lumalaki ng hanggang 11 feet at tumitimbang ng hanggang 1,000 pounds. Pero kahit ganun, hindi ito delikado katulad ng pating. Ang sturgeon ay hindi umaatake ng tao nang sinasadya. Ito ay maaaring makapanakit sa paraang hindi nito sinasadya. Ngunit sinasabing kapag ikaw ay nadumog nito, ay para ka na ring nadumog ng isang truck. Sa ngayon nga ay sinasabing ang sturgeon na nagbibigay ng caviar ay endangered na, sapagkat ito ay hindi pangkaraniwang isda na halos palagian kung mangitlog. Ang sturgeon ay karaniwang 15 taon bago mag-umpisa ng kanilang breeding. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit mahal din ang caviar bukod pa sa mga bitamina na nakukuha dito. Ang caviar ay naghahalaga lang naman ng $75,000 hanggang $100,000 ang isang kilo. O kung sa peso, ito ay mahigit kumulang 3.5 million pesos. Kakain ka pa ba nito? Baka kahit isang kutsara nito ay naghahalaga ng ilang libong piso. Eh bakit nga ba mahal ang caviar? Narito ang ilan sa mga dahilan. Una, dahil hindi ito pangkaraniwan. Alam nyo ba ang kasabihang rarity increases the value of item? Katulad na lang kapag antique ay mas mahal. Ganun din ang caviar. Dahil nga ito ay nakukuha lamang sa isdang endangered na, ang presyo nito ay epektado din. Ang pangalawa, ito ay depende sa uri ng isda. Ating ngang nalaman na ang sturgeon ay may iba't ibang uri at itong uri ng mga isdang ito ay hindi katulad ng ibang isda.
na palaging nagbibigay ng itlog. Ang sturgeon ay nagpo-produce ng kabyar ay 15 taon ang hinihintay para sa susunod nitong breeding. And last but not the least, ang kabyar ay maraming benepisyo na maibibigay. Katulad na lang ng protein, calcium, phosphorus, 10% daily of iron, selenium, magnesium, vitamin B, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin A, vitamin D, amino acids, arginine, and etc. Sa dami ng uri ng sturgeon, ang mga nabanggit ko lamang kanina ang totoong nagpo-produce ng kabyar. Hindi lahat ng 27 species ng sturgeon ay maaaring tawaging legit na kabyar, sapagkat sa ibang bansa, meron silang batas na nagpapatupad na kapag ang itlog ng isda ay hindi galing sa biluga o sa isa sa aking mga nabanggit, meron itong karampatang kaparusahan. Pero maaari pa ding gumamit ng ibang uri ng sturgeon. Ngunit kailangang lagyan ito ng label na caviar imitation. Ang sturgeon na nagpo-produce ng legit na caviar ay matatagpuan lamang sa Southern Russia and Ukraine at sa tubig tabang sa Amerika. Pero base sa aking nabasa, meron din ito sa Pilipinas. Ngunit ito ay imitation lang. At ito ay ang flying fish. Ang buhay ng kabyar ay parang buhay ng tao. Ito ay tumatagal ng hanggang 50 to 100 years. Iyan nga po ang ating munting kaalaman, mga ka-wonder. Ang pinakamahal na itlog sa buong mundo ay nagmumula sa isda. Ito ay ang isdang sturgeon na nagpo-produce ng tinatawag na kabyar. Please support my channel by hitting like, share, and subscribe button. Huwag nyo din kalilimutan i-click ang bell button para updated ka sa bago kong video. Maraming salamat!